Eto na nga mga chong, marami tayong updates patungkol sa Gilas Pilipinas. Samahang basketball ng Pilipinas, kailangan ng repasuhin. Bagong gwardiya ni Coach Tim Cone sa Gilas na magpapaganda ng triangle offense. Last FIBA World Cup nga mga chong, ay maraming Gilas fans ang nakapansin na kulang nga ang ating national team pagdating sa solido na point guard na nakafocus lang pagdating sa pagpapacilitate ng kanilang opensa. At ngayong Asian Games nga ay si Terrence Romeo nga sana ang magiging point guard ng ating national team. Pero dahil nga sa na-deny ng Asian Games Committee ang paglalaro ni Terrence Romeo, ay meron ngang bagong gwardiya si Coach Tim Cone na magpapaganda ng kanyang sistema. At yan nga ay walang iba kundi itong si Kevin Alas. Nung i-anunsyo nga ni Coach Tim yung mga replacement players, ay maraming ang tumaas ang kilay dahil Terrence Romeo na naging Kevin Alas pa. Pero hindi nga basta-bastang player itong si Kevin Alas. Mahusay nga ito na gwardiya, talagang hindi lang nabibigyan ng recognition dahil nandoon nga siya sa kupunan na wala masyadong fanbase. Marami nga ang hindi nakakapansin sa performance ni Kevin Alas sa LX Road Warriors. Napaka-underrated player dahil nandoon yung kanyang solid point guard skills na kailangan ng ating national team. Pass first nga kung maglaro itong si Kevin Alas. At kung kinakailangan talagang pumuntos, ay kaya naman niyang mag-provide. At yan nga ang gwardiya na kailangan ni Coach Tim Cone para sa ating national team na solidong point guard na magsisimula ng triangle offense. Napakataas nga ng basketball IQ nitong si Kevin Alas. Kaya naman, ngayong hindi pinayagan si Terrence Romeo, ay hindi nga nagdalawang isip si Coach Tim na si Kevin Alas ang ipapasok niya na kapalit ni Terrence Romeo. Para sa akin ay good addition itong si Kevin Alas para sa Gilas Pilipinas. Dahil po pwede nga nitong mapunan yung problema ng ating national team sa kakulangan sa solid na point guard. Kayang-kaya nga ni Kevin Alas na pangunahan ang ating national team. Kailangan lang nito ng sapat na panahon at practice para agad nitong makuha ang sistema ni Coach Tim Cone na mixed triangle offense. At ayon nga sa ating mga kuliglig, ay noong tawagan nga daw ni Coach Tim Cone si Kevin Alas, ay agad nga itong dumalo ng kanilang team practice. Napakaganda nga daw agad nang ipinakita ni Kevin Alas at talagang na-impress si Coach Tim Cone. Nandoon nga yung skills, speed, lalong-lalo na yung basketball IQ ni Kevin Alas na pinaka-importante para mapatakbo ng maayos ang sistema ni Coach Tim Cone. Kaya naman, parang hindi nga daw nawala si Terrence Romeo sa lineup ni Coach Tim Cone dahil sa mga na-provide ni Kevin Alas. Eto real talk mga chong, hindi nga natin kailangan ng mga fancy plays o highlights ngayong Asian Games. Ang pinaka-importante nga para sa ating national team, pati kay Coach Tim Cone, ay mapatakbo ng maayos ang kanyang sistema. At si Kevin Alas nga ang nakikita ni Coach Tim Cone na perfect fit sa kanyang sistema at para na rin sa Gilas Pilipinas. Sana lang talaga ay makahabol at maka-adapt agad si Kevin Alas sa Gilas practice. Sa kabilang banda, samahang basketball ng Pilipinas, kailangan ng repasuhin. Matapos nga ang pagre-resign ni Chot Reyes bilang head coach ng ating national team, ay sobrang daming Gilas fans ang natuwa. Dahil matagal na nga nilang gustong mawala si Chot Reyes bilang head coach ng ating national team. Pero kahit nga wala na si Chot Reyes sa Gilas Pilipinas, ay hindi nga nawawala ang problema. Dahil ang pinakaugat talaga ng problema ng ating national team ay nasa samahang basketball ng Pilipinas. At ngayong Asian Games
ay ramdam na ramdam yan ni Coach Tim Cone dahil palpak nga yung ipinasang 60-man list ng samahang basketball ng Pilipinas. Puro hindi available ang inilista at parang nananadya at sinasabotahe ang pagte-take over ng San Miguel Corporation sa ating national team. Eto, real talk mga chong, hindi matatapos ang problema ng Gilas Pilipinas hanggat nandyan yung mga opisyales ng samahang basketball ng Pilipinas. Napapanahon na sigurong repasuhin ang lahat ng mga nakaupo dyan dahil sa kanila nga nag-uugat ang problema ng ating national team. Maganda nga yung simula ng pagte-take over ng San Miguel Corporation dahil inilalapit nga nila sa mga fans yung mga players. Pero meron ngang sumisira sa plano ng SMC at yan nga ang kinakailangan nilang magawan ng paraan.